Hello mga kailong at hello mga ka-poultry. Dito tayo sa loob ng ating poultry at isang malungkot na umaga kasi namatayan tayo ng isang manok. Pumasa ko dito sa poultry para magbigay ng first feeding. So nakita ko sa isang kulungan na patay nga, and then medyo matigas na siguro, kagabi pa ito namatay. Medyo malulusog naman yung ating mga manok kasi chine-check naman natin dito. Umaga, tanghali, gabi, bagay sarado yung poultry. So baka ito ay heat stroke. So, yun yung isa sa mga cause na tinitingnan natin kasi dito sa aming lugar talagang napakainit sa ngayon. So gagawin natin ito ay ililibing. So dito mahalaga talaga yung sinasabi ko nga sa last two video na physically and emotionally ready ka, lalo na doon din sa emotionally kasi nga may ganito talaga na pangyayari nga na hindi talaga naiiwasan. So dito siya nakulungan ko, nakita na yung namatay. So kung titingnan natin yung mga manok, ay healthy naman sila. Ngayon ay alas 6:30 pa lang ng umaga pero medyo mainit talaga dito sa aming lugar. So ang distance naman ng aming kulungan ngayon sa bubong ay medyo mataas din naman talaga. So sobrang init lang talaga kasi yero ito. And then mula sa bubong and then dito sa aming kulungan dito, napapansin ko dito pag tanghali, ito mga nasa ibabaw na kulungan, ito ay medyo hinihingal talaga sila kahit sabihin na meron palaging tubig. May mga tubig naman palagi ang aking mga painuman. So mahalaga din talaga yun sa isang poultry na kapag patayo tayo ng poultry ay medyo mataas talaga ang pagitan ng bubong saka dito sa ating tulungan. So dito nga dahil sa sobrang init nga dito sa aming lugar, umabot pa rin yung init ng yero dito sa, lalo na dito sa last na kulungan. So ang gagawin ko nito mamaya ay kuha ko ng mga palapa ng yog, lalagyan ko yung bubong ng pailan-ilan para mabawasan yung init kasi sobrang init talaga dito sa aming lugar. So ito ay lilibing ko na lang ito. So ngayon ililibing na natin to. Kung titingnan natin, walang kaulap-ulap. Walang planong umulan. Sobrang init dito sa aming lugar. Possible talaga yung mga heat stroke na mangyari sa ating manok pag ganito kainit. Talagang higit isang buwan na dito na puro init, tapos pag umulan ay ambon laang, kaya tuyo palagi ang ipot.